buntis sa inyo lahat, mga kastik. Ngayon pong araw nito, gagawa po tayo ng isang PVC pipe gun rifle na bolt action tutorial, mga kastik. Ito po, ang una po natin gagawin, mga kastik, ito po yung ating body chamber na PVC 50, 1 and 1 half. So, ang gagawin po natin dito, ang susukatan po muna natin, mga kastik, para klaro po sa inyo lahat. Ang sukat po nito ay 1 feet and 14 inches. So mga kastig, at sasabihin ko po sa inyo, yung mga bagay o materialis na kakailanganin po ng body chamber natin pong gagawin. So ito po yan mga kastig, apat po na reducer na 32 by 20. At isa pong reducer elbow 25 mm. Dalawa pong 50, bali ang kailangan po natin ito, bali tatlo po, tatlong pirasong cup 50 mm na 1 and 1 half pakastik. Pagkatapos po ay ito po yung female adapter na 20 mm. Ito po yung ginagawa nating lagayan po nung plug. Ito po PVC plug dito. Diyan po natin nilalagay at dito rin po natin binubutasan, nilalagay ng solid wire kung saan po meron nag-spark na kastig. Ang gagawin po natin dito sa female adapter na 20 mm, bali ikakat po natin siya. Bali ito po yan mga kastig. Kinat ko na po siya kasi kung akin po ipapakita pa sila aktual ng pagkakat, medyo po haba yung ating pong video. PVC pipe, 20 mm mga kastig. Pinutol ko na po yan, 1 inch po ang putol mga kastig. At ito na po yung ating ang kailangan po natin pag gagawa po tayo ng PVC pipe gun rifle, kailangan po natin ang dalawang super glue na Ibobat, ang brand po. Hindi po pwedeng isa lang po gagamitin natin, kailangan po dalawa para mas matibay po yung ating gagawing PVC pipe gun rifle mga kastig. Dalawa po, at saka dalawa pong steel epoxy. Ayan po, medyo wala po tayong nabilang gray na epoxy, mas maganda po yun. So, dalawa pong ganito kailangan natin. Pagkatapos, tatlong glue stick po ang kakailanganin natin. Kailangan po natin ito sa pagawa po ng PVC pipe na body chamber. Okay, mga kastig. At kailangan po natin ng tatlong tape. Tatlong tape po, masking tape. Mga tatlong piraso po. And then, kailangan din po natin ng PVC ball valve. Ayan mga kastig, napakahalaga po ito. PVC ball valve na 1 half, mga kastig. Tapos po liha, siyempre po kailangan po natin ng liha. Ayan po mga kastig. Ayan. So ang gagawin po natin mga kastig, ganito una natin gagawin para mas klar po at masundan po ninyo mga kastig. Ang una po natin gagawin, bubutasan po natin to mga kastig. Ang sukat po ng ating hollow saw, 32 mm, pagbutas po nitong ating body chamber, lagay po ng elbow. So mga kastig, ang gagawin po natin ay maglalagay po muna tayo ng masking tape dito. Masking tape po yan. Lagyan po natin. Apat po yan nalalagyan natin. Ayan, bali nagawa po natin ay apat na pong 32 by 20 na reducer. So mga kastik, ito po ilalagay natin sa body chamber. Ito po yan, 32 by 20. So pwede po siya hindi nabutasan. Katulad po nito, pwede siya hindi butasan. So ako naman po, nilagyan ko lang ng ganito, parang naisip ko lang na makakatulong siya para hindi siya masyadong malakas yung pwersa nung hangin sa ating po body chamber. So makasig, ganito po unang gagawin natin. Ang una po natin gagawin, ito pong ating reducer na divider. Ang una po natin lalagay dito makastig. Ang diskarte po nito makastig, hindi po siya paganto. Kung hindi, pwesto po nakaganyan siya. Makastig ha. Ayun po, pag ito pong ganyan po ang kanyang pwesto, papasok po dito yan. Ayan. Ayun po, kung napapansin nyo makastig, kita yung dulo. Medyo lalapas yun lang po silang konti. Konti-konti lang po. Siguro yung 1 inch po ang layo mula dito. Ayan, makastig. 1 inch po. Layo niya, makastig. So, tapos po mga kastig, bago po natin lalagyan po muna natin ng super glue mga kastig. Ito po yan.
Papatakan po natin yan, mga kastig. Yung pong palibot, yung pong ganto, kailangan po malagyan po siya. Kasi napakahalaga po ito. Pag nalagyan po siya ng super glue, yung liquid, hindi po papasok dito yung mismong alcohol. Mga kastig, malaking bagay po yan. At lalagyan din nyo po ng konti ito. Mabilisan lang po lagay dahil ito po ay sobrang dikit. Pag nalagyan po ng ganyan, pagpabagal-bagal po kayo, baka hindi po kayo umabot dito kung saan nyo dapat siya ilagay. So, ganito po yan, mga kastig. Ang ilalagay po natin dito ay lalagyan po natin. Ayun po, papatakan po natin yan, yung palibot. Palibot po yan. So, pag nalagyan po yan, mga kastig, siguro din nila po malagyan yung palibot niyan. Kasi dyan po magmumula yung pressure ng hangin dito. Pag ano po yan. So, kailangan lalagyan nyo po yan, yung kabilang niya. Yung palibot. Pagkatapos po, ito po, lalagyan nyo din po yan. So, isang line lang po kayo maglalagay. Isang line lang po. Para yung baksak ng liquid, isang linya lang. So, pag marami na po yan, papasok na po yan dito sa pinakadulo. So, iikot nyo po yan po, ututi yan. Pag ikot nyo po, ututi yan, mga kasi, halimbawa, for example, ito po yan. Ututi nyo po yung pinapasok. Papasok po dito yung pinakaliquid. So, pag nakapasok po yan, natuyo na yan, mga kasi. Okay na po yan. Ang isusunod na po natin, mga kasi, ay ito na pong reducer elbow na 25mm. Papasok po natin dito, mga kasi. Bago po natin pasok yung mga kasi, siguro din na po natin na kakasya po yung mismong elbow natin dito. Po mga kastig. Medyo kita nyo, maski po yan. Mas maganda po yung masikip kaysa po yung sobrang luwag. Yan. Ito po yan mga kastig. Kung di papansin, ito po na. Tatanggalin po muna natin para ma-explain ko po sa inyo. So mga kastig, ganyan po yan. Nadulo na yan. So gagawin po natin mga kastig. Ang sukat po niyan, wala pa po siyang 1 inch yung dulo. Ito. Pero pwede po siyang gawing 1 inch, mga kastig. Konti lang po disperse, halos kalahatin 1 inch. Ito po, distansya po nito mula dito sa cup. So, pwede gawin natin 1 inch yan, mga kastig. Saka po natin ipapasok to, mga kastig. Pagpasok po niyan, mga kastig, yan po yan. Di bali po siyang masikip, wag lang po siyang maluwag. So, mga kastig, ito na, ipasok na natin yan, mga kastig. Ayan po yan. Ipapasok na po natin siya. So, kung napapansin nyo mga kastig, meron siyang pinaka-lampas nung ano, yung pinaka-elbow niya, yung 32 by 25. Gagawin po natin yung mga kastig para makasiguro. So, nakita nyo po mga kastig, bisobro siya, itong elbow natin. Bubutasan po natin siya mga kastig, para malagyan po natin siya ng, ito po, mga binili kong tunilo, na meron siyang tuwerka, para may lock dito sa loob. Yan po ilalagay natin para mas matibay. In case, malaking bagay po, na kung sakali siya sobrang lakas ng pressure, hindi po siya tatalsik o madidisgrasya tayo mga kastig. So bubutasan po natin ito mga kastig. So mga kastig. Nada po siyang butas. Kung napapansin nyo, may butas po siya. So mga kastig, gagawin natin dito. Lagyan lang po natin ng konti. Konti lang po siya. Ayan. Para po maitapat po natin dito sa pinakabutas. Para magtama po siya doon sa pinakabutas nung ano. Ayan po mga kastig. Ayan po yan. Medyo patutuyo-tuyo lang po natin yung konti. So mga kastig, ito po yan. Nalagyan po natin siya ng ano, ng tuwerka. Ito po yan. Tuwerka po yan para dito. So, ang purpose po nito, para ikabit dito yung pinaka turnilyo po nito. Okay, mga kastig, ito po yan. Ha? Meron po siyang turnilyo na nasa loob. Ayan po yan, papasok na po natin dito, mga kastig. Pasok po natin. Ito po yung gagamitin natin. So, para safety po tayo, siyempre, pag gagamit po tayo ng ating pong gagawing PVC 5-gun rifle, siyempre, ang una po natin iisipin yung ating pong kaligtasan, yung safety po natin. So, kaya kailangan po, matibay po, mga kastig. Matibay po yung pagkakagawa po, yung pagkaka-assemble po ng ating PVC.
Gun rifle. So, eh, mga kasi, kung napapansin nyo, kitang-kita naman siya. Ayan. Ayan po yan. Nakalak po yan. Ang haba niyan. Hindi po yan kayang paklasin. Basta-basta. So, ayan. Halos lagyan natin ng kalate. Ayan. Pagkalagay po ng halos kalate na ganyan, mga kastig, lagyan po natin na siya ng super glue. Ito po yan. Lagyan po natin para mag-lock po siya lalo. Ayan po, mga kastig. So, pagkalagay po yan, lagyan po natin konting pulbos yan. Ayan po yan. Konting pulbos. Para magdikit lang po agad. Ayan, mga kastig, ganyan po yan. Para matibay po. Yan po ang gagawin nyo sa mga gagawa, sa mga baguhan. Ayan po. Kung hindi po kayo makakasunod tungo sa ating po tutorial, eh mas makakabuti po na huwag na lang po kayo gumawa, mga kastig. Kasi po, siyempre ako po, nagmamalasakit lang po sa inyo. Kung gagawa kayo at hindi nyo po masusundan ng maigi yung mga materyales at kung paano yung proseso ng paggawa, mas makakabuti po huwag na lang po kayo gawa. Kasi po, iniiwas ko lang po kayo sa pwedeng mangyari. Kasi kung gagawa kayo at hindi po maganda yung pagkakasetup, yung pagkaka-apply, lahat ng pangailangan ng paggawa ng PVC pipe gun rifle, eh mas mabuti po na huwag na po kayo gumawa. Kasi po, siyempre, iniiwas ko lang po kayo sa maaari pong di mangyari, huwag pong disgrasya. Kaya ako po, lagi po siya sabi sa inyo, safety first po mga kastig. Ginagawa ko po lahat, wala po kong wala po akong ginagawang sikreto. Lahat po ibinibigay ko yung pesko dahil ayoko po kayo madisgrasya. Lahat po ng pwede kong ibigay sa inyo na maganda, na ikas sa safety ng inyong paggamit, itinuturo ko po lahat siya mga kastig. So yun mga kastig, after po nyan, mga kastig, nakalagay na po siya sa loob. Ayan. Lalagyan po natin siya ngayon ng steel epoxy mga kastig. Para po tayo, bago po natin ilagyan yung mga iba pang mga suporta. Okay mga kastig, ito. Sasali tayo, mag-mix na tayo ng steel epoxy. Halo po tayo. Hindi naman po natin kailangan biglayin yung paghalo, yung pag-mix. Kasi mayroon naman po yung maghahalo tayo. Tapos aabutin tayo ng tigas ng steel epoxy. So hindi po lalapat yan. Kasi po siyempre matigas lang po yan mga kastig. Konting mix lang, medyo alam nyo naman okay na. Ayan. Tapos, ang gagawin po natin, mga kastig, pwede na rin po natin itong gamitin. Ito po yung lagare. So, mga kastig, ayan po yan. So, ito po, ako hindi po akong titipid ito. Lahat na pwede pong gawin, ginagawa ko po dyan. Ayan yun. Pwede na makita yan. Ayan mga kastig, lagyan din natin nito para super glue po. Ayan. Eh, babad po yan. Ang brand po niya mga kastig. So mga kastig, kung napapansin nyo, kung maglagay po ako ng steel epoxy sa loob po nito, ng elbow, sa palibot, napakarami po, halos maubos yung isang buong ganito. Isang buong ganito po, halos maubos yan. Tinatambakan ko po siya ng talagang ng steel epoxy. Bukod doon, bago ko po siya lagyan ng steel epoxy, nilalagyan ko po muna siya ng super glue para yung mga singit-singit po mapasukan itong super glue para mas makapit siya. After po niya, saan ko nilalagyan ng steel epoxy babaw. Hindi po dyan nagtatapos yan. Pag natuyo-tuyo po ng konti yan, lalagyan ko rin po nito ng steel epoxy babaw para kapit na kapit po siya para siya naka-laminate, naka-barnes sa palibot. Tapos po niyan, ito po, lalagyan din po natin ito mga kastig ng super glue, Evo Band, yung palibot. Para talaga kapit na kapit siya. At hindi po rin nagtatapos siya mga kastig. Kung tatatandaan nyo, meron po tayong Neltex na ginagamit po sa ating pong pag-istilasyon sa tubig. Hindi po tayo dapat gumamit po nun sa pagkakabit po, pagduduktong itong ating ginagawang PVC pipe gun rifle dahil napakahihin ang klase po nun. Delikado po yung mga kastig. Ito pong gagamitin ninyo. Yung pong magagamit natin, pag after po may apply natin ito rito, itong ating Evo Banda Super Glue, saka po natin i-apply siya ng Neltex, yung buong palibot yan.
magandang klase pa rin po yung, kung yun ang gagamitin natin na pang palibot, parang pipintura natin siya, parang la-laminate, matibay po yan mga casting. Okay, mga casting, dito na po natin gagamitin itong Nertex. Ito po yung Nertex na sinasabi, yung iba nagtatanong sa akin kung pwede daw ito. Kung pwede po ito batan, hindi. Ang tanong po, gano'n po katagal itatagal pag ito po yung gagamitin nyo, yung pagduktungan. So, mga aking advice ko po, huwag nyo na po gamitin ito. Gagamitin na po natin pang pagtapala po dito, pag-apply. Para yung babarnisa natin, yung palibot, yung ibabaw. So, casting, syempre, yan po, applyan pa nitong Neltex to, yan inalagyan na po natin ng super glue. Yan po, paglalagay nito, pag-apply po nitong super glue ito, hanggang lampas po yan ng flooring, lampas ng steel epoxy, lampas sa flooring. Kasi dyan po nagsisimula yan na binabakbak ng ating pong denatured alcohol. Matapang po yan eh. Kaya ngayon, pag nilagyan nyo siya, hindi siya makakaporma dyan. Hanggang sa tumagas, lampas-lampas lang mangyayari sa kanya dyan. Kasi meron po siyang plastic na nakapatong. Yun nga pong sinasabi sa inyong super glue Evo Bond. At ito, lalagay din po natin ito para mas makakatulong po lalo itong Neltex. Tapos siyempre kailangan po makastick, isipin po natin yung pwede natin, alam natin na makakatulong, yung matibay. Siyempre isipin nga po natin, tulad na sinasabi sa inyo, yung pong kapakanan po natin na ating mga sarili, yung safety first po siyempre makastick. Ayan. Lagyan po natin makastick. Kita nyo naman pahid na pahid yan. Wala pong hindi ano yan. Kaya napakatibay po yan. Kaya sabi ko nga sa inyo pang makastick, kung hindi nyo po masusundan at wala po kayong, hindi nyo po susundan yung gawa, yung tamang proseso, huwag na po kayong gumawa. Hintayin nyo lang po kayong magkapera na talaga mabibili nyo lahat yung materialis na pwedeng magamit dito para tumibay. Kasi meron po gagawa kayo, kulang-kulang, matitipid, eh baka madisigasya po kayo. Yung sakit po, pagmamalasakit po, hindi ko lang po kayo na parang minamalit ko po yung, hindi po, yung sakit po, pagmamalasakit lang po yung sa inyo. Bilang, gumagawa po ng PVC pipe gun rifle, tapos gagawa rin po kayo, eh pagmamalasakit lang po yung ginagawa ko para sa inyo. Sa 50 pairs po mga casting lang na sa atin, may mga anak tayo, siyempre ingatan din po natin ating mga sarili. Casting ganyan po, napaka po niyan. Yan po yung ginagawa ko niyan. Yan, pagkatuyo po niyan, lampas po yan, lampas po ng flooring niyan. Napakatibig po niyan mga casting, wala pong ano yan. Tapos meron pa siyang turnilyo, yung pinakalak, yung sinasabi ko kanina. So mga ka-astig, habang pinatutuyo po natin to, may apply na pong Neltex yan. Habang pinatutuyo po natin yan, gagawin naman natin to 32 by 20, eh dito po ito nakalagay. Yan. Tapos po, gagawin po natin to, puputuli po natin to, ilalagay po natin itong piso, saka po natin lalagay ng glue stick. Pupunin po natin yan, kahit kalate, pero mas maganda po kung puno yan. Kasi po, dito po natin ibabara yan, para pag ano ng hangin, pressure ng hangin, babangga po dito yan. Ayan po, puputuin po muna natin mga casting. Ayan, puputuin muna natin mga casting. Alright, mga casting. Casting, habang ito po yung pinatutuyo natin, at ito naman eh, naputol ko na, lagyan po muna natin ito ng super glue. Ito yung pinaka-linya rito, para dito sa pinaka palibot po ito nito. Kasi may 32 by 20 rito, na nakalagay po dito. So lalagyan po natin to. Lagyan po natin sa isang ano niyan, linya lang po yan mga casting. Okay. Mga casting, ito yung lalagyan natin. Ito yung 32 by 20. Ito po lalagyan natin piso. Saka po natin lagyan ng tawag dito glue stick. Mga casting, glue stick po yan. Para maging matibay po yan mga casting. Para wala po singawan. Ayan. Stick po yan ha, mga casting. Saka po natin siya isasaksak dito po sa pinakalikuran. Okay mga casting, lalagyan po natin ito ng super glue. Sa paglalagay po nito super glue, mga casting, hindi po kailangan na yung mabagal po ang paglalagay ninyo ng ito po reducer dito. So, kailangan po mabilisan ang kilos mga casting. Kasi madikit po masyado yan mga kasig. Ito po yan. Ibilisan na po natin po. Yan. Kasi madikit po yan mga kasig. Yan. So, mga kasig. Lalagyan po natin yung ano yan.
na super glue po yung mga palibot niya. Ito pala, ito po ay pagawa po sa akin ito. Pagawa po sa akin ni Sir Franco Mendoza ng Cebu. Medyo matagal na po ito, na-request siya sa akin, nagpagawa siya sa akin. Hindi po ako napapayad, hindi po ako nagbibenta. Kastil. Pagawa po sa akin si Sir Franco, eh lahat po mapagbibigyan natin. Pwede ko po kayo pagbigyan, pero hindi po, ibig sabihin, sa available kong araw. Yung free time ko po, pwede ko kayo igawa. Eh mga Kastil. Kasi totoo na po, napakahirap po gumawa ng bolt action. Madali po sabihin, bolt action. Madali po sabihin na madali gawin. Pero pag actual na gagawin nyo, napakahirap po. Masyado mabuting-ting, masyado napakahirap po. Pag isip pa rin, kahit po sabihin pa natin na ito yung nakagawa na kayo, na ilang beses na, eh hindi po ibig sabihin, hindi po kayo mahirapan. Mahirap pa rin po. Kasi katulad ko, lagi po akong nagawa ng bolt action, pero marami po akong version na ginagawa. Iba-iba pong klaseng bolt action na ginagawa ko eh. Katulad po ng D-magazine ko, nandito lang lahat yung bala, dito lang yung mga kasahan ko. Yung po tayo nung ano, bibigyan natin, kasi kailangan ko rin ng materials para po sa akin pag-vlog. Katulad po ng aking tutorial about sa magazine, 10 rounds, kaya hindi po natin magawa dahil kulang po tayo sa budget. Mga Kastig, nalagyan na po natin ang super glue to sa loob. After po yan, tuwi na po siya. Dilipat na po tayo rito, mga Kastig. Ilalagay na po natin to. Ito po yung sabi sa inyong 32 by 20 na pinuton. Ayan po, putol po yan mga Kastik. Kita po may piso. Ayan. Kaya po meron siya rito glue stick para po yung pressure ng hangin. Babanggalan siya ito. Babalik ulit para ang pwersa balik dito sa barrel. So, bago po yan babaklas dito po sa likuran. Ito po muna unang babaklasin. Kailangan mabaklas po muna pressure ng hangin niya bago po ito. Eh, napakaganda suporta po niya, mga Kastig. Hindi po basta-basta niya. So, ilalagay na po natin, mga Kastig. So, ito yun, mga Kastig. Ilalagay na natin ng super glue. Ayan po yan. Lalagyan din natin ng super glue. Ayan. Hindi po natin kailangan tipirin niya, mga Kastig. Kailangan lagyan natin. Para po talaga matibay. Okay. Up. Ito po, mga Kastig. Ayan. Ayan yung pulagay niya, mga Kastig. Oh. So, gawin natin dyan. Pupukin nyo lang ng mati. Ng flies. Ayan, mga Kastig. Oh. Ayan, kita nyo. Lagi may sobra. Palubog. Para malagyan din po natin ng super glue yan. Yung mga tabi niya. Mga Kastig. Super glue po yan. Ayan, mga Kastig. Tapos, ito po. Lalagyan din natin. Ayan. So, nakakaw po yung gagamit ito kung titipirin po natin. Kaya huwag na po natin titipirin mga Kastig. Ayan. Lagyan po natin ng ito. Ayan po yan. Medyo patutuyo-tuyo lang po natin ng konti mga Kastig. So, mga Kastig, ito yung tinatawag kong female adapter 20mm. So, dito natin ito ilalagay sa loob. Ayan po mga Kastig. Medyo patutuyo-tuyo lang po natin ng konti. Nalagyan natin siya ng super glue. Ito pinakalagayan ng female adapter na 20mm. Lalagyan po natin ito sa loob. Ayan. Kastig, tuyo na to. Ayan, tuyo na siya. Tuyo na rin loob. Nalagyan na rin natin ng super glue. At saka nalagyan na rin natin ng dito yung Neltex. So, gagawin natin dyan mga Kastig. Patutuyo na natin ng konti. Ang susunod naman natin dyan, ito naman. So, kaya lagay rin natin ito mga Kastig. Lagay rin muna natin. Susunod natin mga Kastig, naputol na natin ito. Ito PVC ball valve na 1/2. So, ikakabit natin ito. Ito ikakabit natin. 20mm na PVC pipe. Ayan po, ilagay po natin yan. Bali siya po yung ginagawa natin connector. Para po maikabit natin sa mga utungan. So ito mga Kastig, lalagyan din natin. Kung napapansin nyo, open siya. Open. So iba, i-ano po natin yung mga Kastig para ano,
iwasan po natin lagi ma maiwasan po natin lagyan ng super glue. Ito, lalagyan po natin ng langis yan loob. So, makastig ito. Lalagyan natin ito. Makastig ng langis. Ito yung ball, bulb. Yung ball bulb. Lalagyan natin langis. Kasi lalagyan natin ito ng super glue. Eh. Para maiwasan yung pagpasok doon. Mag-i-stack up itong ball bulb. So, lalagyan natin yan. Yung gitna lang. Ayan. Ayan. Lalagyan natin. So, kung napasin nyo, yan, meron siya. So, tapos, lalagyan natin niya mga castig, itong mga panabi. Ayan. Lalagyan niya yung mga panabing yan. Ng super glue. Para lumikit siya, mismo rin sa pinaka PVC 520 na, na 1 inch. So, ayan mga castig, ilagyan na natin. Ayan. May iwasang umano yan dyan, papasok na sa loob. Ayan. So mga castig, hindi mag-i-stack up po yung inyong ball bulb na nagsasara. Kasi meron po lang isa sa gitna. Ayan, makastig. Tapos, sinunod po natin. Papasok po natin ito dito sa loob. Kita nyo po, ayan, nakapasok. Pwede siyang nakaganyan siya sa loob. So, saka natin siya ididikit dito sa loob, mga castig. Hala. So, lalagyan po muna natin to. Lalagyan na rin natin para sigurado. Ito po, mga... Tanggalin po natin. Tapos lagyan po natin ng super glue. Ayan. Tapos, mga kastig, lagyan naman natin itong 32 by 20. Ayan. Lagyan po natin yan. Kasi lalagyan po natin yan. Hindi po natin lalagyan yan. Pampatibay, malaki pong maitutulong ito. So mga kastig, ang gagawin po natin yan, papasok natin ito sa loob. Ayan. Ito po yung 50mm na cap. Ito po pinapasok ko ng PVC ball valve. So ganyan po yan. Tapos saka po natin ipapasok to. Yung reducer na 32 by 20. Ayan po yan mga kastig. Ayan mga kastig, binasak po natin. So mga kastig ito, kaya nilagay natin ito rito. Para pagpasok po nito, lalagyan din po ito ng super glue. Palibot ito. Para kakapit din po siya rito. Sa pinaka body chamber, itong loob. Ayan mga kastig. Ganyan po mangyayari yan. Pero bago po natin ilagay yan, siyempre mga kastig, lalagyan din po natin siyempre ito ng super glue. Ito po mga tapa na binito. Ayan. Yan po palibot. Tapos yan, kastig. Kung ano, mas maganda po yan mga kastig kung malalagyan nyo siya ng tawag dito. Ayan. Kung malalagyan nyo rin po ng ito po yung ating powder. PVC powder. Isa po yung isa magpapatibay. Pati siya ilalagay dito. Ayan po yan. So, kailangan mga kastig, meron po siyang marking na para po maglibil siya dito, pantay. Kasi hindi po pwede, hindi po papantayan. Kailangan pantay po ang pagkakalagay niya para maganda po tignan. Para maganda po yung pagkakagawa ng inyong pong PVC 5-gun rifle. Ang market lang po niya, mga kastig, ganyan lang po yan. Para makasigurado lang po tayo na tuwid yung ating pong magagawa ng PVC 5-gun rifle. Ayan. Ayan, mga kastig. Ayan. Medyo nagalit po. Pero okay lang yan. Kasi importante po yan, mga kastig. Na-tweed siya. Tweed dito, mga kastig. At tweed naman dito.
So, kakalasin natin yan, mga kastig. Para final na, may ilagay natin yan. So, gamit ulit tayo, mga kastig, ang isa pa. Hindi po natin pwede tipirin. Ito sa kanal, din sa mga palibot, nitong papasukan ng PVC cup 50 mm at saka nung minakakabit na tawag dito PVC ball valve sa mga kastigay niyan. Para po mas matibay. Hindi po siya basta-basta kayang paklasin ng lakas ng pressure. Ito po, lalagyan din po yan mga kastig. Hindi po pwedeng hindi lalagyan. Ayan po yan. At bukod doon, ito po mga panabi. Ayan po, panabi yung mga kastig. Yung mga panabi yan. Lalagyan po natin yan. Para pagpasok po nung pinaka body po, nung chamber, meron po siyang tawag dito, super glue. Yan. Yung mga kastig ito, papasok natin yan. Ayan po. So, kailangan tuwid ang ating pagkakalagay. So, mga kastig, ayun po yan. Ayan, mga kastig, diretso-diretso siya. Ayan po, mga kastig, oh. Diretso siya. Kailangan po lang talaga, mga kastig, talagang pulido lang po gagawin natin. Diretso. Alam po tayo, mga mali po tayo, gagawa tayo ng PVC 5-gallon rifle. Tabi-tabi yung direksyon ng bawat parte ng ating ilalagay dito sa, barrel. O yung pitan at saka itong PVC ball valve, yung hawakan. Pangit ang tingnan kung mga sari-sari-sari, hindi maganda tingnan. Diba po, parang kain ko yung dating yan. So, hindi lang doon po magtatapos. Siyempre, ito po mga gilid, huwag po natin kalilimutan lagyan. Kasi may mga siwang po yan. May mga siwang po yan. Kaya nga po, dalawa yung binibili natin na super glue para dito po sa mga siwang nito. Para halos lahat po, malagyan po natin yung mga may mga siwang na pwedeng panimulan yung pagsingaw. Hindi po dahil sa pagsingaw, hindi po sisingaw yan eh. Para dagdag po tiba yan, suporta, mga kastig. Mas patutuyin po natin yan, mga kastig. Yan, ganyan po siya pasamantala. Patutuyin po muna tayo saglit. So mga kastig, habang pinatutuyo po natin to, mga kastig, itong cup na to na nakabit dito, gagawa po tayo rito, bubutasin po natin ito yung papasong po ng dalawang solid wire na kung saan nagmumula yung spark sa ibabaw nito. Papasok po dito yan mga kastig. Gagawa po muna natin ha, habang hinihintay po natin na matuyo ito. Mga kastig, ganito gagawin natin. Safety first po. Hindi basta hawakan natin, bubutasan. Hawakan po natin dito yan. Saka po natin butasan po yan mga kastig. Butasan po natin na barena na kung saan papasukan po ng ating solid wire na dalawang solid wire mga kastig. Ganyan po yan mga kastig. And dito po butas. Kastig. Pareho po may butas yan, dalawang yan. Mga kastig, ito yung solid wire natin. Puputo lang muna tayo. Sukat lang po tayo. Ayan, ganyan. So, sukat po tayo rito. Nag-cut. Ayan. Ayan po. Tapos, puto pa. Isa pa. Ayan. So, ang gagawin po natin mga kastig po, babalatan natin. Mga kastig, ito. Ito yung dalawang solid wire natin. Pasok natin ito dito. Mga kastig, ayan. Tapos, gandin po itong isang ito. Ayan. Ito, mga kastig. Tapos yan, mga kastig, ang gagawin po natin dyan para magtibay siya, lagyan po natin ng super glue. Ayan po. So, pagkatapos po natin lagyan ng super glue yan, mga kastig, yan. Pagkatapos po natin lagyan yan, lalagyan po natin ito ng PVC powder. Ayan po yan. Ayan po
Wala tayo ng PVC powder. So, pagkatapos mo yan, lagyan natin ito. Ganda po yung kanyang pagkakaano. So, ganda po yung mapalibot ito. May mga palibot po yan. Yan. So, kaya, lagyan po natin yan. Titikit po natin dito yan. Papasal sa loob. Yan po yan. Siyempre, bago nyo po lagyan ng ano yan, ano ba, ikagamit tayo sa setup nyo na, dito po, lalagyan nyo na po si Sempres yan ng, ano, tawag dito, Teflon. Lalagyan nyo po Teflon yan, hindi po pwede hindi. Automatic po yan, lalagyan na Teflon. Para matibay po, at wala po sisingaw, o lalabas na diretsyong alcohol. Mga kastig, ayan, klaro po yan, mga kastig. Ayan, yan po yan, mga kastig. Ayan. Tapos po, ito, dalawang kawat, igaganon nyo lang siya dito, para dito sa baril. So, ayan mga kastig. Susunod naman natin po mga kastig, ito pa. Para matapos na po tayo. Ayan. Lalagyan nyo po ito ng super glue. Ayan po mga kastig, super glue po yan ha. Lalagyan nyo po yan. Huwag po na hindi nyo lalagyan yan. Ayan. Ito po yung ano, mga kastig. Ito po yung PVC pipe 20mm na pinutol-putol ko. Na sukat po nito ay 1 inch, mga kastig. So ito, lalagyan nyo rin po ito, mga kastig. Lalagyan nyo rin po yan dahil yan po yung pinakakabitan. No, mga kastig, yan yung po yung kakabitan ng pinaka-connector. PVC pipe 20mm. Lagay po dito yan, mga kastig. Yan po yan. Pasok lang po ng konti yan. Ayan po yan mga kastig. Dikit na po yan. Ayan po mga kastig. At ipapasok po natin dito mga kastig, yung pong female adapter mga kastig. Yan pong ilalagay natin diyan. Ito po yan. Ilalagay po natin diyan sa loob. So ilalagay na po natin yan mga kastig para isang buo na tayo ng body ng tutorial. Para bukas na po itutuloy natin ay yung po namang barrel ng bolt action. Kung paano po ginagawa yung bolt action. Ayan. Sumunod po, dito, lalagyan din natin dito. Ayan. Automatic po yan. Lalagyan po natin mabuti yan. Kasi, dyan po nag-uuktong. Dyan po manggagaling yung pressure. So, kailangan matibay po yan. Ayan, mga plastic. Ilalagyan natin ito sa loob. Ayan po. Siguro din lang po natin na nalalagyan po lahat. Kasi sayang po yung ano pag hindi po natin nalagyan. Ayan po. Pasok natin sa loob. Okay mga kastig. Ito po yung body chamber. Tapos na siya. Ang isusunod po natin dito, yung kung paano po ikabit dito yung ating pong balloon pump. Okay. At ganun din po ito. Pimintin natin kung paano siya ikakabit dito sa ating pong body chamber. So, unang-una mga kastig, puputol po tayo ng tatlong pirasong PVC pipe 20mm na ang sukat po ng pagputol natin ay 1 inch lang po mga kastig. Tatlo po yan. So, ang una po natin gagawin, lalagyan po natin ng super glue. So, pagkatapos, ito pong PMLT. Sure lang po natin na pantay-pantay sila. Kasi para maganda po tignan. At pagkatapos po niya, mga kastig, lagyan na po natin ito ng ganoon din po, 1 inch na PVC 520 na pinutol ko. So, tapos, ikabit po ito pong PML adapter. Adapter. Ayan. Female adapter po ito, mga kastig. Kabit po natin dito. Kaya po maganda po yung pagkakasipat. So, pagkatapos po, mga kastig, susunod po natin itong pump. Ito, mga kastig, ito po yung pump. Balloon pump po ito, yung pambomba ng lobo.
Katapos ito po yung ating pong male adapter. Ayan. Nalagay po natin dito. Nilagyan ko na po siya ng tape para hindi po masyadong mahaba po yung ating video. So, ganito po yan. So, bago po natin lagyan siyempre nito, lagyan po natin ng super glue. Lato yan, yung tuktungan, lalagyan po yan ng super glue yan. So, ganito po yan, mga kastik. Ayan. After po niya, mga kastik, lalagyan po natin ng tape load, siyempre. Yung po mas na may mga thread na gato, lalagyan po natin ng tawag ito, yung tape load. Okay. Dito po natin kukunin yan. So, eto. Pipihit po natin yan, mga kastik. Napakasimple lang po niya, kastik. Basta papanoorin nila po mabuti para inyo pong mapag-aralan at para hindi po kayo naliligaw sa paggawa po. Eto yung mga kastik. Ito po yung pump. Ayan. Gawa na po siya. So, ang susunod po natin dito, mga kastik. Yun ang po lagayan po ng container tank kung saan doon po natin ilalagay yung pong denatured alcohol. So mga kastik, ito na po yung ating container tank. So kailangan po natin ng coupling 40mm, saka po 40mm na cap, kapuya 40mm, at dalawa po reducer na 32x20 at male adapter at isa pong pinutol ko na PVC pipe 20mm na 1 inch po ang pong pagkakaputol sa kanya. So ganito po gagawin natin yung mga kastig. Puputulin ko po ito, mga kastig, para ito po yung magsisilbing magkoconnect po rito, tuktungan, mga kastig. Yan po gagawin natin unang-una. Okay. Okay, nakastick, putula po siya. So kailangan po natin linisin niya, palipot niya. Yan, palipot po niya. Kumiliya kayo, dihahin po niya, nakastick. Yan po yan. So mga kastik, ito yan. Bubunyan natin. Ang una po natin gagawin, mga kastik, ito po. Ilalagay po natin ito rito. Mga kastik. Ilalagay po natin ng super glue yan. Automatic na po yan, mga kastik. Ayan. Katapos po, susunod po natin ito, 40mm na cap. Ayan po yan, mga kastik. Siyempre, automatic nga po. Sunod na sinasabi ko, super glue po, automatic na yan. After po niya, mga kastik, ito naman. Ilalagay po natin dito yan. Sa loob. Ayan. Mga kastik. Tatapos po, maglalagay tayo ng tuwal. Maglalagay po tayo itong 1 inch na PVC 520 na aking pong pinutol. 1 inch po yan, mga kastik. And then, ilalagay po natin itong male adapter. Ayan po, mga kastig. Nakaduktong na po yan, mga kastig. Pagkataas po niya, kastig, dito, siyempre dito po yan. Nakakonect po yan dito sa tipo PMLT. Okay. Okay, mga kastig, yan po yan. Diretso po yan, mga kastig. Wala pong pa, wala pong liko-liko yan. So, ito po yung kay Franco Mendoza. Yan, from Cebu. Request po niya yan, mga kastik. Diyan po, wala pong bayad po ito sa paggawa nito. Wala pong nagaganap na bentahan dito, mga kastik. Ito po yung request lang na pinagawa sa akin. So wala po ako trabaho, kaya siya po yung aking pinagbigyan. So ayan po yung mga kastik. Ang susunod po natin, mga kastik naman, ang susunod po natin, yung pong barrel dito. Barrel po yan na bolt action.